Wala lang akong block ngayon. Okay, welcome back guys. Dahil dumating na nga, palipas ng isang linggo, dumating na nga itong side box ng Renegade 300. Tara, buksan natin para may kapit. Yung pinagbasihan ko ng ano nito, ng box, ng pagpili ng box para dito sa Renegade 300. Siyempre, unang-una, tinignan ko yung chinek ko muna kung gaano siya malaki, yung supat niya. Pangalawa, yung tsura niya. Pinicturean ko yung motor, then kinuha ko yung picture nito, kinap ko siya, nilagay ko siya dun sa motor. Doon ako pumili kung anong style ang para sa ang aakma sa kanya. Kasi kung meron tayong mapagpipilian na sa Lazada ko ito binili, worth 4,200, ay naantay ko sana na medyo lumaki pa yung discount, eh, hindi na talaga lagi siyang nasa 4,200, so kinuha ko na siya. Pero 1 week dumating na siya. So ito, pinili ko siya, medyo maliit na siya, medyo manipis ng konti, at akma siya dun sa shock na naka-slide. Sana tama at yun ang dumating. Sana good quality siya. Sana ayos at walang problema. Bubuksan ko. Una pa lang. Ito na susi niya. Pero okay lang yan. Hindi naman ako masyadong maarte. Alamang nandito yung ano nito sa yung kalahati nito nandito sa ano nito. Makmasa mo ito. Yung problema lang na ote, yung susi niya patun. Wala kang magagawa pag umorder ka. Pagdating nun, may isa sa uli mo, magreklamo ka lang magreklamo. Wala kang mapapala. Mag-aantay ka lang, mapapalag ka lang. So tanggapin mo na lang mga, ano talaga sa online. Swerte-swerte ikaw. Bandang kanan, hindi siya dito, putol. Dito siya naputol sa kabila. Pero siyempre, may message ko yung pinagbilang ko nito. Siyempre, may review naman tayo doon. Na para malaman lang nila na sana, huwag sila magbigay ng produktong ganito. But hindi ko alam kung alam na nila to or hindi. Who knows? Dito nga to. Kasi hindi may diretso. So, itong gagamitin ko dito. Okay lang, bubuksan pa naman. So, nandun na nga siya lagi. Kaputol, may sinong isa po. Pwede na yan. Importante eh. Saka pala, hindi siya dapat naka-center stand. Kaya siya nilagyan ko ng ganito. Para kanso. Para kasi wala akong tagahawak. Hindi ko, wala akong mapaglig sa kanya lang, hindi siya matumba. So, left and right, nilagyan ko siya. Ayun o. Para, hindi siya lang sumumba kasi hindi lang siya tumumba. Kasi pag center stand dyan, mataas yan, hindi mo makikita masyado yung ano, yung gusto mong tayo, yung gusto mong pwesto ng ano, saddle box mo. Kaya, ginanyan ko siya. Nilagyan ko siya ng patungan para
para makita ko kung ano. Kung ano ang look niya, sa malayo, sa malapit. Ganyan yan, medyo lawak. So, pag ganito ko siya nilagay, medyo maganda na sana kasi napakalayo. So, syempre, susukatin natin ito. Dapat eh, pasok siya sa, ano, kung masyadong malapad. Alam ko, 15 mula dito hanggang dito, dapat ano lang yan, 15 inches. So, bali 30 inches lang yung, ano, yung required ng LTO sa mga ganun, no? Saddlebag, saddlebox. Palagay ko, ito na yung pinaka okay niya nalagay na, ano, set. Parang ka, ibababa pa na, ibababa na lang ng konti. Pero didiscard na pa natin niya kung paano natin nakakabit. Kaya kahit nang binili ko yung GB box na yun, hindi ko kinuha yung bracket. Kasi gusto ko ako mismo mag-a-align kung saan siya i-pwesto. Okay. Ito na yung nahanap ko na bracket niya. Para hindi na ako mag-welding. Magbe-bending-bending na lang ako. So, pag dito ko siya nilagay, yan. Kailangan na i-bend ko siya palabas na mag-letter ano siya. Para mag-letter S siya. Para ito, hindi nakadikit dito ng todo-todo. So, kailangan ko yung siya ng mga 1.5 inch hanggat maaari dun sa ano. Para medyo maganda yung ano niya. Yun ang dating niya. So, ito, kailangan ko itong panukutin. Actually, kanina, hindi ko na siya binidyoan. Binalaktot ko na siya. Binalaktot ko yung ano. Bumili ako ng 10 peraso. Yung 8 binalaktot ko. Ito. Ganito lang. Dito ko lang siya binaloktot. Dito lang. Yan. Dito muna natin ang... Ayan. Nakapag-bend na ako. Hindi ko pa siya binabalatan. Ubutasan ko po ulit siya ng ano, na magpantay. Kasi syempre, kahit pantay ang butas niyan, pag pinag-bend mo yan, hindi na sasuwak ang sukat niyan, ang butas niyan. Ayan. Hindi na tapat yung butas niyan. So, ubutasan ko po ulit siya ng ano, para magtapat sila ang damang. So, kung makapansin niyo. Siyempre, lalagyan ko yan ng bracket dun para matibay siya. Itong dalawa yung gagamitin na bracket dun.
Ayan, yung butas niya. Sa kabila butas. Ayan, pag okay na siya, siyempre dapat para sa para sila. Tatapatin mo silang dalawa. Tapos tatandaan natin sa ilang loob. Pagkita natin sa butas. Okay guys, dito na po. Inabot na po tayo ng gabi. Okay lang yan, at least natapos. Alright. Ito yung signal light, yan ako na lang ginabit. Pero huwag yung pansinin yan, kasi papalitan ko pa ng black yan. Wala lang akong black ngayon. Hindi nakita. Hindi masyado.